Hello guys! Welcome back to my vlog! And it's me, Jay Celicious, aka Bakang. And ayan today's vlog. Nako, my goodness gracious. So, kung akala nyo guys, tapos na po tayo sa ating buy serie. Well, nagkakamali po kayo kasi hindi pa po tapos ang ating buy serie reveal ng ating dito sa aming bagong bahay. Ayan. So, ngayon, uulitin ko lang sa inyo guys at sa mga siguro may mga ilan-ilan dyan na hindi pa alam at hindi pa nalaman, hindi pa nakita na meron akong bahay serie revelation nung December 1 hanggang December 8. Pero so sad kasi meron tayong mga ilang dapat i-reveal na hindi ko na-reveal dahil nga sa may problema, etc. blah blah blah. So ngayon, papakita ko po sa inyo at ulitin natin na i-reveal yung ating unang araw na bahay serie reveal at syempre malalaman niyo din ngayon mismo ang yung part ng bahay na nilalaw na hindi na-reveal doon sa isang linggong bahay serie revelation. So, syempre, ang una, December 1, unang araw nating na-reveal, ay ang ating, ayan, guys, ang ating under the stair downlight. Diba? Tama ba? Ay, magaling ako. So, ayan, guys, ang ating under the stair with downlight. So ayan guys, meron siyang tatlong pack. Oh, di ba? Bongga. Parang ngayon ako na-pack na amaze. Kasi actually guys, hindi talaga ako dito na natutulog kasi syempre, hindi pa tapos yung taas. Wala pa akong kwarto. Isang kwarto lang. Diyan natutulog yung mga kapatid ko, sila mama at papa. So, syempre, nagpapaubaya ako. So, andun ako natutulog sa dati naming tinirhan. Actually, tinitirhan kasi, hindi dati kasi tinitirhan ko pa rin hanggang ngayon. So, ito yung ating unang araw ng bahay serie revelation noong December 1. Ang ating under the stair with downlights. At ito mo yung ating December 2. Ayan, pangalawang araw ng ating bahay serie revelation. Ang ito, ang L-shape. Ayan, L, tama ba? Stair with L-shape, ayan, so nga meron siyang kinulayan natin siya ng black and gold. Oh, di ba? Papatay muna natin yung ilaw. Ayan, so di ba pack black and gold. Medyo sobrang nahirapan ako sa pili ng anong kulay at lalo na dito sa ditong disenyo sa ating under the stair, yung mayroong nilagyan ng downlights. Actually, hindi ko talaga idea yan. Wala akong kahit idea na pwedeng ganyan. Kasi di ba itong handal is butas? Eh, di ba alam naman natin na yun na yung paniniwala ng Feng Shui. Wala naman masama kung pinaniwalaan natin. So, ngayon, ito yung hindi ko talaga din ito total na idea. Ayan, so idea rin ito na Ate Kim at marami din talaga nag-suggest na mas maganda yung kulay black combination ng gold. So ayan pack, oh, di ba? So ang ating next revelation ay I think nagka problema ako noon, sa stress ako noon. So parang dalawang araw na hindi ako nakapag-reveal sa ating buy series revelation kasi dapat isang linggo yun eh. So dalawang araw na hindi ako nakapag-reveal, hindi ako nakapag-live, pero bumawi ako on the after 2 days kasi ang ni-reveal ko is dalawang part na ma'am dito sa house. So yun ang ating pangatlong revelation ay ating wall. Ayan, so nakita nyo guys, ang wall na ito ay nakaharap po sa ating dining area, sa kainan. So, pack, oh, diba? Sobrang nahirapan din kami.
sobrang nahirapan din ako sa pagpili kung ano bang dapat ilagay dito, ano bang dapat design dito, kasi yung unang pinili ko or dapat yung dapat ko ilagay dito is mirror or salamin. Eh, yun nga, paniniwala, blah blah blah, ayan, so kasi nakaharap daw sa bintana at nakaharap sa ilalim ng hagdan. So, pangalawang choice ko naman is family picture. Tapos meron pang nature picture. Tapos last supper. Ayan. So, pero kung ganun kasi mga picture dapat, parang sobrang laki talaga ng parang ganitong wall, kasi pangit naman kung family picture, ito lang kalaki yung frame, yung photo, yung wall ang sobrang lawak at lapad. So, ngayon, ito na talaga, parang nature siya, so ito na yung last option at pwede na rin ilagay, yun lang kasi ang available. So, ayan, actually 3-in-1 yan, 3-in-1's in one to na set. Ayan pa, diba? So, maganda naman siya. Maganda na gandaan ako. At dapat, meron pa itong ilagay na wheel na ayan, flower or ano ba yung mga dahon-dahon. So, sinabay ko yan. Sinabay ko ang revelation na to kasi dalawang araw ako hindi nakapag-live. So, after 2 days, nag-live ako. Dalawang party ng bahay ko ang ni-reveal ko. So, ang wall din dito na nakaharap sa ating living area. Sorry, madumi. Ayan. So, ang wall na ito ay tinawag kong, guys, sa mga hindi nakalam, ay tinawag ko siyang wall of gratitude. Ayan. So, gratitude, pasasalamat. Bakit po? It's because dahil sa mga tao ito na sobrang napaka-bait, napaka-generous, at napaka-kindness, very kindness, very generous, at meron napaka-lawak at napaka-buting puso. Siyempre, unahin natin si Mama Bob na siya talaga yung nag-push sa akin at pinigyan niya ako nung, that was 2019, na binigyan na ako ng cash na 50,000 pesos pagdagdag pambili ng lupa. So, binigyan niya yan sa akin ng taos puso at walang pilitan, walang ganung nangyayari. Binigyan niya ako kusa at taos pusong binigyan niya sa akin. At actually, nag-chat pa rin kami hanggang ngayon. Tapos sabi niya, English yung pag-asabi pero itatagalog ko na lang. Sabi niya, sobrang napapasalamat ko ako kasi napick kita or ano ba Tagalog ng pick? Napili kita. Lucky daw siya na ako yung napili niya. Parang ganun. I luckily pick ganun kasi sa very deserving. So ayan yun. Na-imagine namin at na-imagine din ang mababab na, oh my God, that was 2019 na binigyan niya ako ng ganung kalaking cash. Actually, hindi ko talaga kano-ano si Mama Bob. So, binigyan niya ako ng ganung amount ng cash. Walang pagdalawang isip. Ganun. So, hindi niya ma-imagine na, oh my God, 2022, eto na yung bahay, yung binigyan niyang cash na binigyan niya sa akin para pambili ng lupa. Eto na yun, meron ng napatayo ang bahay. So, sobrang tuwa talaga ni Mama Bob ngayon. Hindi siya nanginginayang na on that, yung panahon na binigyan na ako, hindi siya nanginginayang na binigyan niya sa akin because napakaswerte at napakalucky daw ng binigyan niya at napakalucky din niya. So, ayan. So, tapos si Mama Bob pa yung nag-push sa akin yung hindi pa tinatayo yung bahay kasi parang ang dami ko pang iniisip noon, so wala pa talaga akong focus para magsimulang magpatayo ng bahay. So siya nag-push din sa akin na ano ba, girl, andyan ka na, so that was 2020, itayo mo na yung bahay mo, go na. Tapos binigyan pa niya ako, sinendan niya ako ng 10,000 pesos para pagsimula ko. So, ang nangyari nang binili ko lahat ng hollow blocks,
So sinimulan ko hanggang nagtuloy-tuloy sa sobra. And thank you so much mga babab. At ito naman pangalawa si Ate Kim Pijalba. Actually si Ate Kim Pijalba, bago ko lang kakilala. That was this year noong Flores de Mayo, yung andito kami, uwi kami February, tapos nagkaroon kami ng ang daming competition, challenge. Yung Flores de Mayo, kasi si Ate Kim yung major sponsor doon. So doon pa, actually, hindi pa kami masyadong close doon, or yung nag-chat kami ng sobrang haba-haba. Nag-chat kami, ako, nag-chat ako sa kanya to say thank you lang sa ginawa niyang challenge at nagpa-challenge siya ng gano'n na bongga yung prizes at nakatanggap talaga lahat ng bakla at wala talagang umuwing luhaan. So nag-chat ako to say thank you to Ate Kim Pijalba. So yun na, hanggang sa lumalim na yung anong tawag dito, yung pagkilala namin sa isa, yung close namin sa messenger, tawagan, kasi usually nagtatawagan kami Ate Kim, sobrang haba, tatlong oras hanggang apat na oras, ganun. Sobrang haba talaga, my goodness gracious. So, ayun, actually si Ate Kim din, bakit po nilagay ko siya dito na isa sa mga taong sobrang pinasasalamatan ko sa dito sa Wall of Gratitude 2021? It's because, ayan, yun nga, bago lang kami nagkakilala, pero grabe yung tulong niya sa akin. Actually, siya po yung tiles na nakikita niyo ngayon, ayan. Yung tiles na yan, guys, ayan, siya po ang sumagot ng tiles niya. Mula dito sa living area, mula sa kitchen, mula sa hagdan, mula sa kwarto, mula sa, anong tawag dito, mula sa bathroom, sa shower room, at sa comfort room, mula sa yung flooring ng lababo. Lahat ng tiles, siya yung magsagot. Actually, yung story niyan, kasi natapos na yung CR at yung shower room, may bawal na, pero wala pang tiles, napanood niya. So, ayan, inofera niya ako, hindi po ako nahingi, I'm not asking her. So, siya po mismo nag-offer, ayan. So, bumili ka ng tiles, tapos patilesan mo na yung CR at shower room mo. Oh my God, okay, sobrang grateful ako at sobrang blessed na naman. So, ito na, padadalan kita ng pera, syempre, pinadala niya ako. Ang pera pinadala niya ay sobrang laki sa gusto niyang pagawan. Sobrang laki talaga sa gusto niyang mangyari na patilesan yung CR at yung shower room, na hindi naman masyado malawak yung search at shower room ko. So parang sobrang ang laki ng pinadala niya. So ang nangyari, pagpunta ko sa siya, bibili ako ng tiles para sa shower at sa CR, sobrang laki talaga ng anong tawag dito, sobrang laki ng ng natirang pera. So ngayon, ang ginawa ko, binilhan ko ng tiles ang buong bahay, mula sa living area, ito na, sa kitchen, sa kwarto, lahat-lahat. Ito na, nag-cash siya ang pera. So my God, ang perang pinadala ni Ate Kim ay pwedeng ibili ng tiles sa buong bahay at hindi lang sa shower at sa comfort room sa CR. Kasi naisip ko, ano naman gagawin ko dito, ay sobrang laki pa ng pera. So why not, ibili ko na lahat ng tiles. So nabili, kaya my God, sobrang thankful talaga. Tapos eto na naman, hindi pa nagtatapos doon yung my God, yung sobrang kabaitan ni Ate Kim, kasi siya din ang sumagot nung nagka-problema ako ng sa CR ko at sa shower room ko, kasi walang drainage. Kasi siguro, ewan ko kay Papa, nasanay siguro na dun sa bahay namin na luma, wala kasi kaming drainage talaga. Binubutasan lang dun sa gilid, either sa left, right, center, kahit saan sa gilid, tapos doon na lang naagos lahat sa likod ng bahay. So tapos sa likod ng bahay pa, wala pang insaktong drain ng tubig, so kahit na napupunta yung tubig, ayan. So naloka sa Ate Kim, actually naloka talaga siya. May
nagtawang-tawa siya na parang naiisip niya, ano ba yan? Ang una naiisip niya is para daw yung bahay ng baboy. Kasi usually yung ang tawag dito is tangkalan or bahay ng baboy. Kasi usually yung merong buta sa gilid, oo, parang ganun. So, tawang-tawa si Ate Kim na, ewan ko ano nararamdaman niya doon. So, tinawagan niya ako agad at chinat niya ako, tinext niya ako na, ano yun? So, naloka siya. Ewan ko talaga, parang, ang sobrang concern niya na parang, my God, parang bahay niya, parang gano'n na, no, hindi ganyan dapat yung magiging itsura o magiging design o bakit ganyan yung bahay. Parang bahay niya sa sobrang concern at natutuwa naman talaga ako sobra kasi very concerned siya. At hindi lang sa Ate Kim at sa lahat po nag-PPM sa akin na sobrang concerned at nagsasend po sila ng anong dapat gawin at dapat ang ilagay dyan is ganito, ganyan, blah blah blah, huwag ganyan kasi ganyan, blah, basta ang dami kayo, maraming salamat po sa mga taong very concerned sa pinapagawa kong bahay at chinachat nila talaga ako, ayan. So, ngayon, ito naman sa Ate Kim, sinagot niya yung drainage. So, ang problema, nalagyan na ng tiles, yung flooring, nalagyan niya ng tiles. So, ngayon, sinabi ko kay Ate Kim na, paano niya nilagyan na ng tiles, baklasin mo. My God, naloka ako. So, pinabaklas talaga. My God, Ate Kim, oh my God, wala talaga ako idea. So sinabi ko, Ate Kim, baka wala, my God, wala. Okay. Sabi niya, ako na ang sasagot. Basta baklasin mo ang tiles, kung pwede lahat ng tiles na nalagay na sa sahig, sa CR at sa shower room mo, baklasin mo, kunin mo lahat para lang malagyan yan ng drainage. So ayun na nga, pinadala na naman ako ni Ate Kim ng pera. At yun, ginawa talaga ang drainage at nabaklas talaga ng tiles. So, kailangan na naman bumili ng tiles. So, nakabili naman ako kasi yung pinadala ni Ate Kim is sobrang-sobra naman. So, ayun na, nagawa na ng paraan. So, my God, thank you, Lord. Thank you, Ate Kim. Kasi, my God, for the first time, yung meron na kaming CR at shower room na merong tamang drainage. Kasi, usually, mga ilang taon, no? My God, ilang taon na ba ako? 28 na yung CR talaga namin is butas lang talaga sa gilid, so wala talaga siyang drainage. So my God, sobrang tuwang-tuwa ako. At akala nyo tapos na, hindi pa tapos yan. My God, grabe sa Ate Kim kasi napapansin niya, ang dami din talaga nakakapansin na tapos na yung bahay, nasemento na, pero wala silang nakikitang wiring sa outlets, anong tawag dito? Outlets at yung isa? Switch. Switch. Wala sila nakikitang switch, outlet switch, wirings. Kasi usually dapat andyan na yan kapag napurma o nasemento na yung mga wall. Ayan, so naloka lang sa Ate Kim kasi sinabi ko na wala. So, paano yan, Papa? Blah, blah, blah. Ang dami niyang sinasabi. Kasi parang expert siya sa mga ganyan. Ang dami niyang alam. Basta ang dami niyang alam when it comes to dito sa mga bahay, ganyan. Ang dami talaga niyang idea, kaloka. So, ito na nga, nagpadala siya ulit ng pera para bumili ng molding daw. So, wala ko idea yan. Wala talaga ako idea yan. So, ito na guys, nakikita niyo. Yan po ang nakikita niyo. Andito po sa loob yung mga wiring. So, wala talaga ako idea na meron palang ganito. Nasa likod pala nito is parang meron siyang space na pwedeng lagyan ng wirings yan para kung ganito na talaga yung mangyari, yung nagawa na yung bahay pero wala pang mga outlet at switch, okay, ang isang solution, isang option dyan ay bumili ka nitong parang molding kasi sa likod niyan meron pang space for wirings. So ayan, bumili ako niyan, medyo may kamahalan talaga at hindi lang isang ganun, sobrang dami din. Naloka ako, my God. Actually, nakikita ko ang mga ganitong style na mayroon pa mga linya-linya, di ba? Nakikita ko rin yan sa mga, my God, yung mga bonggam-bonggam, very modern na bahay, mayayaman, my God, Ate Kim, thank you so much. At ngayon, hindi pa nagtatapos dyan kasi nang bumili ako ng ganito, sinabi din na sa Ate Kim na bumili ka na rin ng wirings at
ay iayos mo na yung kuryente mo, yung mga saksakan mo, at sinabi niya sa akin, gumawa ka na parang isang, ano ba tawag kasi dyan, yung parang isang amplangka na very safe, na andun na lahat, na kung na nakasiparate talaga yung switch na ano ba yan, kung for halimbawa kung may sumabog whatever dito sa part sa living area, hindi magba-black out lahat ng buong bahay. So kung may, if ever may nasunog dito sa part dito sa may living area, is pwede pa ding umilaw or may kuryente pa dun sa may kitchen area, sa kwarto. So usually kasi pag may overheat or may sunog, pinapatay na agad ng isang plangka. So patay agad lahat sa buong bahay. So ang ginawa niya, Ate Kim, meron pala ganun, if ever kung may overheat dito sa, halimbawa dito sa may living area, pwede pa ding may kuryente sa ibang part ng buong house. Hindi lahat na mamatay. So eto na yun, guys. Pinagawan ako ni Ate Kim. Pinagawa ko, oh, diba? Pakoso, meron talagang lights, ano ba to, main, outlet, ref, ayan. Oh, diba? My God, what a place. Ayan, so, diba, actually nakikita ko lang to sa mga mall, sa mga kumpanya, sa mga, ganun, sa mga mayamang lugar. Hindi ko akalain na magkaganyan kami sa dito sa bahay, no? Tsaka, actually, naayos na talaga yung kuryente. Ang problema nga rin is wala pang kuryente. Ayun, so nagtakabit pa kami sa kapitbahay. Huwag na lang kayo ma-email. So, ayun, yun yung ni-reveal. So, ang hindi ko lang na-reveal talaga is yung ating shower room at yung ating shower room at ano ba? Shower room at comfort room at isa sa mga highlights ko doon, ang kitchen area, ang ating kitchen area revelation. Pero yun nga, I think alam nyo na nagka-problema tayo doon sa pinagawa kong hanging cabinet. So, pero today guys, my God, this is it. Kasi okay na yung cabinet ko. Ayan, praise the Lord. Thank you, Lord. Sobrang worried din ako noon ng time na yon. Kasi actually, ang cabinet ko ay sponsored din po yan. Ayan, hindi po sa akin ang pera niyan. At binigay din yan sa akin. Binigay po sa akin ng pusa. Walang pilitan. Binigay niya sa akin buong puso. Ayan, actually, hindi ko kilala masyado yung nagbigay sa akin yan. Kasi nag-chat kami niyan is on that day lang na binigyan niya ako ng cabinet. Pero kilala na niya ako at alam na niya kung sino ako, si Brenda. Kasi nung start na pumunta ako na Maynila, that was 2019. Tapos nagkasama na kami ni Brenda. Ayan, taping, wala pa akong vlog noon. Kilala niya ako at nasubaybayan niya talaga ako mula nung nakabili na ako ng lupa. Ayun, so na-amaze talaga ako. Oh my God, that was 2020. Eh ano na ngayon, 2021. So nasubaybayan niya talaga ako. So ngayon, ano nangyari? So wala talaga, hindi talaga kami nag-chat or wala talaga. Tapos, nung last month, November 12, last month, doon pa lang niya talaga ako minessage kasi di ba umuwi ako dito at nag sinisimulan ko na yung bahay ko. Syempre napapanood pa rin niya, nanonood pa rin siya, nakikita pa rin niya. Chinat niya ako last month, November. Pero ito nga guys ha, kilala niya na ako, 2019 pa lang nasubaybayan niya yung nakabili na ako ng lupa. Ayan, so hindi talaga siya nag-chat sa akin, wala talaga, siguro nanonood lang talaga siya. Pero nung last month, chinat niya ako. So chinat niya ako dahil nakita niya yung bahay at nakita niya yung sa kitchen area na parang may kulang. So ito na nga, parang may kulang daw. So siya po ang sumagot ng cabinet. My goodness gracious. Chinat niya ako na hello bakang, blah 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 ganun. Gusto ko
nakita ko yung kitchen area mo, parang may kulam. Gusto ko sanang sagutin sagutin ko yung cabinet if okay lang sa iyo. 'Di ba? Sino ba, my god, sino bang tao yung sino bang tao hindi maluloka at tatanggihan mo, sila pa yung tinatanong ka if okay lang ba sa iyo na ako yung sasagot ng cabinet sa bahay mo sa may kitchen area mo, 'di ba? Tapos ngayon ilan sa mga taong na sinasabi ay sponsor naman yan, blah blah blah, 'di ba? Ang daming sinasabi, pero sana ito lang naman yung isipin ng mga ibang tao diyan na super bash na sponsor daw tong bahay ko. Ito ha, siguro ay isipin niyo na lang, okay sponsor na tong bahay ko. Pero hindi niyo ba natatanong hindi ba natatanong ng isang sponsor kung bakit ko nga ba to siya bibigyan? Bakit ko nga ba to siya bibigyan ng ganitong kalaking amount na pera? Bakit ko ba siya pagtutuunan ng pansin? Bakit ko ba siya bibigyan ng oras? Bibigyan ko ng oras at panahon ko. Bakit ba mag-aaksaya ako ng pera na ipapadala sa kanya? Bakit ba babawasan ko yung savings ko para lang maibigay sa kanya na hindi ko naman kaano-ano, hindi ko naman kilala, hindi ko naman kadugo, hindi ko naman kamag-anak? Diba? So yun na lang ang isipin ng mga basher. Okay sponsor. Pero bakit? Bakit nila ginagawa sa amin, mga social climbers or sa ibang social climbers, sa akin, bakit nila ginagawa? At kung wala naman silang rason, kung wala naman silang dahilan kung bakit nagpapadala sila ng ganyang amount ng pera.